Okay, welcome right. To Please Welcome! Welcome to Please Welcome, Please Welcome, Punky Boy! Yo, yo! So, welcome to Please Welcome, mga welcomers! Pag-uusapan natin ngayon ang history ng sayawan sa Pilipinas. Yan, marami na siya. Sino ba guest natin ngayon? Isang malupit. Isang malupit. Oo, isang malupit na dancer ng iconic. Oo, isa sa mga kinopya natin nung araw to. Oo, master of the master. Marami nagre-request ng dancer na para malaman nila yung history kung paano yung blue by blue, kung paano nangyari yung dancing scene sa Pilipinas. So, re-respetuhan natin yung icons. Ito, maraming ano to, ito nagsimula. Bago nagkaroon na ngayon, may dati. Okay. Tawagan na natin. The master of the punky. Oo. Oh. Yan. Labahan muna natin yan. Yan, oh, bigyan ng bihira to. Ang gagawin natin dito, history to. So, bago naging ngayon, dati, ito na siya. Live in person. Alright. Yan. Yan, ito yung mga the best. Okay. Pag-rolling, knee drop, tusok dito, tusok doon. Yeah. Okay. Okay, hindi. Pinan natin muna from A&W Computers. Eto na po. Heck, that Dula is in the magandang gabi sa'yo, Master. Malakpa. Good evening. Respeto, Master. Good evening. Respeto, Master. Yeah. Good evening. Kasi, boses pa lang, ha? Sir, Heck, marami kasi nagre-request na mga dancers. Gusto nila malaman yung history ng sayawan ng dancing sa Pilipinas. So, sabi namin, imbitahin namin yung mga icons na nagtayo. Bakit nagkaroon ng sayawan ngayon? Grabe ang dancing ngayon eh. So, kaya ka nandyan para enlighten sila paano yung nagsimula yung mga aspiring na gusto maging dancer. Yan. Bibigyan mo sila ng mga tip. Kumusta na, sir? Ikaw naman. Eh, medyo tumatama na, tumatanda na. Hindi na napigilan. Talagang white hair. Please. Eto lang yan, age is just a number. Tandaan natin yung mga punky boy. Oo, numero lang yan. Oo, walang effect yan sa atin. Hindi. Boss, Heck, ganito lang. Pwede mo ba sa amin ikwento yung paano ka nagsimula? Yan. Okay. Anong grupo ang iyong binuo? Okay. Anong grupo ang iyong binuo? Tapos, ano ang mga sinundan, at pero ako, alam ko yan, at saka ni Bobby, ano yung mga pinauso niyong sayaw nung araw? Ay, kung sayo, makinig kayo. Maganda to. Oh, makinig kayo, ha? Eto na to. Okay, umpisaan natin sa ano? Umpisaan na natin nung saan nag-umpisa? Yan. Ikaw yung simula, eh. Okay. In, nung mga late 70s, napanood ko yung Lockers. Sa Amerika to? Lockers? Amerika. Oh. Kasi nung nasa this corporation pa ako, yun ang, this corporation yun ang unang recording company na may dancer at saka bi-core crowd. Dalawa pala kaming dance group ng television nung araw. Ano pa to? Di ba binil pa yung mga plaka nito? Di ba binil? Mga plaka pa, oh. Plaka pa. Plaka. Oh. Tapos sa... dalawa pa lang nung araw. Dalawa. Okay. Already. Ang recording company dancers, dalawa pa lang. Bi-core crowd. Bi-core crowd? Bi-core crowd. At saka this corporation. Kami yun. Okay. Okay. At that time sila si Jeline at pa siya Jeline Eugenio and John Gaddy. Ayan yung mga si, yung Dina Robin and Chicky. Ayan, dance paper. Dance paper yun, di ba? Okay.
nung nasa this corporation ako, may tropa ako, may barkada ako na puro pangkista, mga UE boys. UE? University? Ang tawag sa amin nung araw, yung barkada namin doon, tawag sa amin OSAP. Of Students and Friends. Oh! Yung mga tropa na hindi pumapasok sa school. Of Students and Friends. Barkadahan yon, tropa yon na puro punk. Puro punkista, sila Carlsen, sila Chisaldi Veluz, yung may-ari ng Buddies na yon, yung may-ari ng Buddies. Yan ang mga tropa noong araw, barkada sila Glenn Piwan. Kaya lang, more on ang ini-invade namin pag yung mga time nung mga ganyan, barkadahan, yung mga gine-gate crash namin yung mga party. Uso dati yan, yung mga partihan. Oo. Pero ako, nasa television na ako, pero ang sayaw ko, swing. Partnering? Okay. Dancer ko, naging dancer ko yan sila. Mel. Mel Feliciano. Si Ana Feliciano. Oh, yan, oh. Ako yung naging leader nila. Okay. Oh, pero, ayan ah. Tanda natin yan. Biro mo, history to. Yan. Pero yung puso ko talaga, nasa soul. Pa. Soul. Pa. Negro. Ah, soul. Negoy. Soul. Old soul ako eh. So, dumating yung isang real tape ng company. Classic real tape. Kung mga di nakakaalam yan, ha? Real tape, yun ang ginagamit natin. Galing sa Amerika, napanood ko yung Lockers. Okay. Napanood ko yung Lockers. Sabi ko, ito ang sayaw ko. Sabi ko ganun. So, gumawa ako ng... Ang ginawa ko, yung tropa namin, bumuo kami ng grupo. Kinuha ko yung... naging grupo namin, apat pa lang kami. Yung unang computer, hindi pa ANW. 70s to, ha? So, trivia, bago magkaroon ng computer ngayon, sila na yung computer, oh. Yan ang unang-unang computer. Oh. Okay? Bago mag-ANW, computer muna. Oh, original computer muna. Ah, wala pang ANW. Wala pa. Ang member ng computer na yon, ako, okay. Si Saldi Feliciano. Saldi, kapatid ni Mel, kuya. Kapatid ni Mel, okay. Oh. Tapos si George Garcia. Si Sir George? George Garcia. Punky ba yun? Punkista yun, yung DJ. Oh. At saka si Jeric Garcia. Okay. Apat kami. Naging mainstay kami ng superstar. Nora Unod. Kasama namin. Oh, superstar. Yan. Oh. Kasama namin sumasayaw si Tirso. Tirso Cruz da. Ah. Grabe. Pero nung nawala na ako sa group kasi nagdiwa-hiwalay kami nung ano eh. Nagdiwa-hiwalay kami nawala na ako sa this corporation ng 80s na, 1980. Kinuha ako ng ANW. Ito na yung ANW ng computers. Anong mga piyesa niyo noon? I'm ready. By Kano. Ayan. By Kano. Tama. Alam ni Double pa. Dutch Bus. Ano? Double Dutch Bus. Double Dutch Bus coming down. Weird. Yung gumagawa ng box. Tinuturo? Yan. Alam ko pa basic niyan. Alam ko yun. Kinopin namin yun. Nang napsak siya ni. Kinopin na napsak siya. Oo. Nung kinuha ko ng NW, ang sabi ko, tatayo ako ng sarili kong grupo. Funky ulit. Oh, funky. Kasi yung puso ko nga funky. Soul. Sa madaling salita, ikaw ang unang hip-hop ng Pilipinas. Pwedeng i-claim, actually, no? Pwedeng i-claim. Actually, sa TV, pwedeng talagang ako. Kasi ako yung matigas yung ulo that time na... Kasi nung time na yun, ayaw kaming... Tanggapin. Experiment sa akin eh. Oh. Ayaw tanggapin ng television eh. Ayaw tanggapin ni Bobby Ledesma eh. Nila Joey De Leon. Oh. Nila Director Infante. Ayaw nila tanggapin ng walang babae. Gusto nila babae. May babae.
Naririnig yung sinasabi ni Hick ng mga pangalan. Classic to mga to. Ito yun eh. Oh. Grabe. Okay. Ayaw, tuloy lang, sir. Ayaw nilang tanggapin. Kaya usually, pag nag-guest kami sa penthouse o nag-guest kami sa student canteen o Itbulaga, usually, it's either huli kami yung makikita mo, may credit na. Umaangat eh, OBB. Kasi nga, ayaw nila ng matigas ulo ko. Pero, para lang mapagbigyan, naglagay ko ng isang babae. Ang unang nilagay ko, si Joy Cancho. Si Joy Cancho! Yung manager na sex Cancho! Si Joy Cancho. Wow! Si Joy Cancho, estudyante ng FEU. Okay. Eh, nakita ko magandang bata, tapos pwedeng turuan. So, nilagay ko sa gitna. Medyo nag-click si Joy. Maganda eh. Kaya lang talaga matigas pa rin ang ulo ko. Okay. Gusto ko talaga puro lalaki. Oo. Oh. So, pangkista rin si Joy Cancho? Nagpapasta yan. Pangkista yan. Ibya yun, ha? Pag napanood, mapapanood si Joy, dahil i-interview din natin si Joy. Okay, tapos? Pangkista yan. Tapos, nagtayo ang, yung isang kaibigan ko, sabi, magtatayo ang Vicor ng Junior Vicor. Vicor Dancers. Ito na yung sinabi. So, si Joy, pinalipat. Sabi ko, Joy, magtatayo ng, ako nagbigay ng, kay Joy noon na, magtatayo ang Junior Vicor. Mm-hmm. So, nag-audition siya doon. So, nawala na ako ulit ng babae. Di okay na ako. Gusto mo, masaya ako kasi yung puro. Lalaki lang. Gusto ko talaga puro lalaki lang. Kasi, meron akong idea na iba yung hatawan ng lalaki. Kasi, kahit na magaling yung babae yung humataw that time, hindi pa ganun kasing gagaling ngayon. Ang hataw, kulang pa. Parang kulang ng laking, kulang ng pitik. Yun. Nakakasayaw ng punk, pero hindi solido, hindi solid. Hindi solid yung bigay. Oh. Sa matigas ang ulo ko talaga maging puro lalaki. Okay. So, ganun pa rin. Matigas ulo ko. Sige. Hanggang binigay naman sa akin ngayon yung naging asawa ni Direk Aris Bautista. Ano ba 'yon? Student. Student. Oo. Scientific ni Charlie Dabao. Yan. Hindi pa siya yung floor director ng student canteen. Student canteen. Oh, so para lang makasayaw kami sa student canteen, binigay sa akin si Brenda yung nanalo doon ng nanalo ng Miss Body Language. Body Language. Oh. Grabe to. Kaya mo rin, di ba? Kaya mo rin ba yan? Grabe. Oh, yan. Yung mga yan. Oh. Yung nanalo doon, si Brenda, pinasayaw sa akin sa grupo ko sa ANW. Oh. Kaya lang talagang hindi pa rin pwede. Hindi ko pa rin, hanggang talagang matigas ang ulo ko. Matigas talaga ang ulo ko. Hindi ko maano. Kasi, iba yung nasa utak ko na darating ang time, i-accept ng Pilipino, i-accept ng television, yung ganung klase ang puro lalaki. Ganitong klaseng sayawan at puro lalaki. Oh. Ganon. That time, ganun pa lang. So, sa madalit salita, napanindigan ko yung ANW computer, hanggang sa, that time, wala kaming kalaban kasi, di ba? Parang kami lang. Mm-hmm. Kinausap ako ng management ng OctoArts. Sila, Ilakan. OctoArts. Sila boss, Ilakan. Si Ricky. Ilakan Brothers. Ilakan, si Boss Ricky. Si Ricky kasi, naging friend ko. Kasi, Boss Ricky. Si Boss Ricky. Pinapunta ako sa OctoArts sa may PhilAm. Kinausap ako. Edsa. Kinausap ako. Sabi sa akin nila Ricky at saka ni Ate Aster, gusto nila gawan ko sila ng grupo. Madam Aster Amoyo to, no? Master Amoyo, no? Oo, si Ate Aster. Oh. Gawan ko sila ng grupo na katulad ng grupo ko sa ANW computer. Okay. At that time, sabi ko, magandang idea to.
pag dalawa na kami sumasayaw, dalawa na yung pagkistang sumasayaw sa TV, malaki na ang chance na lumaki. So, walang kaalam-alam yung ANW, gumawa ako ng grupo for Octo Arts, Octo Mechanics. Ah, sila ano? Ginawa ko sila si Jalo. Jalo. Si Reggie, si Jalo. Okay, good. Si Lawrence. Si Lawrence at saka yung kapatid ko. Yan ang original din doon. Ang original diyan si Lawrence, si Reggie. Si ano yun? Si Romel Haliasco? Romel Haliasco. Si Romel, nung wala na yung kapatid ko, pumasok sa Octo Mechanics dahil siya nanalo nung contest ng Octo Mechanics. Sa Itbulaga. Okay. So, tinayo ko yung grupong yun. Octo Mechanics, nabuo yung Octo Mechanics. Good. Yung mga first choreography sila, yung mga ano, ako lahat ang gumawa. Kaya lang nabuko. Oy, history na naman yan! Putik, wow! Bago yan, ha? Grabe! Alam mo ba, Master? Hindi namin alam yan. Dapat pala sila Jalo. Alam niyo, hindi, konti trivia lang. Yung anak ni Jalo yung nanalo sa talent show, di ba? Yung nag-air dance. Oh, si... Anak ni Jalo yun. Mm-hmm. Oh. Anak ni Jalo yun. Oh. Grabe, ha? So, kaso nabuko. Nabuko ako. Merong nag-leak. Nalaman ng ANW. Iba yung bayan doon. Hindi. Nalaman ng ANW na bumuo ako ng grupo doon. May nag-squill. So, kinausap ko na ANW. Politika na pala dati. May politika na. Kasi doble trabaho. Okay, oo. Okay. Kinausap ko ng ANW. Hindi, sa akin naman noon, gusto ko lang lumaki yung ano. Lumawak lang yung... Yung industry ng mga lalaki. Industry ng mga lalaki na puro pakista. Eh, oo. Oh, ganda. Kinausap ako ng ANW. Sinabi nila sa akin na ano, pinag-explain ako. Sinabi ko yung totoo, sabi ko, yung kapatid ko nandoon, isa sa Octo Mechanics. Mechanics. Oh, pero yung sayaw na ginagawa ko. Tinutulungan ko lang sila. Yung ginagawa ko sayaw nila, hindi ko naman pareho na sayaw namin. Magkaiba. So ikaw wala talaga ng isip na choreography pala no. Oo, yung mga first ng Octo Mechanics ako. Oo. Hanggang sa mabuko. Anong piyesa to? Dami, ang dami nila nung may mga hindi na yun eh no. Meron pa ano eh, meron pa akong ginawa na ano ba 'yun, Tagalog nila? What ano ba 'yun? Anong grupo ba 'yun? Tagalog ang parang ganoon eh. Ganun nangyari. So, anong nangyari? Sabi sa akin ng ANW, sabi ko pala sa ANW, magre-resign na lang ako. Kasi, wow, parang ano. May intriga? Kasi, para ano, para mawala yung, di ba, yung intriga yun. Kaso, hindi ako pinayagan. Hindi ako pinayagan. Ang sabi nila sa... Ang sabi ko, Puputuli ko na konti. Gusto ko malaman okay. Ng mga nanonood sa atin para alam nila yung mga gusto ko malaman yung puso kasi ng sayaw ng mga dancers dati. Yung ano naman, yung talent pee. Gusto nila malaman niya. Ang humble beginning. Kung malaki ba yung kinikita dati, alam mo yun? Nako, mura. Correct. Oo. Nung time na yon nung nasa gusto nila malaman niya. Oo, yung nung nasa ANW ako, dahil choreography ako, 150. Choreographer ako, 150 per dance. Ay, per show. Per show? 150, ha? Oh, imagine mo yun. Pero malaki na dati yun, ha? Ang dancers, 100 lang, eh. Oh, kami nga nila, Punky 70. Iba kasi pera nung araw, eh. Oh. Punky 70 tayo, di ba? 70? 70 tayo. Oo, oh, oh. May subing. Ako, 71. 71 ako, eh. May piso. Yung mga ghost dancer, ganyan, 70, 80. Yung mga ghost dancer. Kasi may ghost dancer dati. Yung lead dancer, yung ANW, may ghost dancer, yung Funky Friends. Yung may dancers. Funky Friends. Ghost tayo eh. Pag house dancer, hawak nila yung pangalan ng company. Yun eh, di ba? Sa inyo yung label eh.
Di ba? Oo. Tama, tama. Oo, galing. So kami, ang A&W Computers, ang Ghost Dancers nila, ang Ghost Dancers namin, sila Billy, tsaka si Stanley. Oh! Punky Prince. Prince. Oh! Ah, okay. Punky na yun, ha? So, explain lang natin, ha? Explain lang natin, ha? A&W Computers is the House Dancers kasi hawak nila yung pangalan, di ba? Oh, so, tama. May mga ghost. Parang tayo rin yan sa OctoArts. OctoArts. Kasi nag-OctoArts din kami. Anyway, diretso mo yan, boss. Okay, go. Okay. Nung time na sabi ko, sige, magbubuo ako ng bagong grupo ko. So, nabuwag na yung A&W Computers. Bumuo ako ng bagong grupo, A&W Funky Stars. Grabe ka. Ang dami mo pala grupong ginawa. Lahat Funky Stars. Oh. Doon ko na kinuha si Billy. Si Billy, si Stanley, at saka si Milo. Si Milo? Si Milo Datu, si Stanley, si Billy Boy, at saka si Chinaman, si Joey. Si Joey? MC? Teka lang, teka lang ha. Oh. May tatanong lang ako, baka makalagpas tayo. Nung A&W Computers ka, Master, ano ang mga pinauso niyong sayaw noon? Yan. Yan, double dance pass. Kasi ngayon, iti-tiktok yan. Bumabalik yung matutog, ha? Ano yung pumutok na sayaw niyo nung araw? Double dance pass. Saka yung I'm ready. Yun ang pumutok na pumutok. Kasi di ba, marami na kaming sumasayaw, eh. Yung katulad yung mga, ano ba to? Makatanda na yata ako. Basta ang dami namin ano. Pero pumutok talaga dyan. Double Dutch Bus. At saka... I'm ready. At saka yung Megatron. May Megatron pa kami. Megatron. Alam ko yan. Okay, may tanong pa akong isa. Eto. Tackling Punk. Kanina yan. Sino original yan? Sa A&W. A&W yan, pero sa Dancers. Dalawang grupo ng A&W. Ang main group ng A&W, A&W Dancers, yung may tatlong babae, tatlong lalaki, sila Ogi. At saka A&W Computers, kami. Kayo. Yun ang dalawang main. So, para maliwanagan lang natin. Okay. Yun pala yun. Lightning Punk, grabbing hit na hit yun. Pag sa disco, talagang magbibilugan ka nun. Pag tinugtog yun. Love Potion Number 9. Alam niyo, mga nakapalos kayo nun. Pero grabe, naalala pa yung mga piyesa classic, ha? Di TikTok na ngayon yan. Grabe. Hindi ko na nga naririnig, eh. Hindi, kasi ganito yan. Kami naman ang mga, yung mga bagitoy pa lang, yung mag-uumpisa pa lang. Eh, kayo nung araw ang pinapanood namin. Idol, icon. Kumbaga, icon kayo nung araw. Tapos kami naman pumasok. Actually, nauna sa atin ang Octo Mechanics. Kasi nung pumasok tayo sa Octo Arts, tsaka pa lang tayo... Correct. Ano, Master Heck, naabutan mo yung pag managre-rehearse, yung binubuhat yung ano yung tugtog, hiraman. Di ba hinihiram para? Tama. Ha? Pag na-late ka, ihintay mo matapos yung isang grupo bago ka makapag-rehearse. Bago ka mag-rehearse. Kakain ka muna sa kantin. Tama. Galing. Oo, sa kantin pwede magpalista eh, di ba? Sa kantin ng OctoArts. Matutuwa si Boss Orly pag naparod to. Oo, iba to. Pero alam mo, Juniboy, sa totoo lang, noong time na yon, nung nakita ko kayo yung grupo ng Napsak, ang saya-saya ko kasi nakita ko yung evolution ng sayaw. Kasi sa akin, hindi ako tumatumbling eh. Nag-i-strat ako, naglalaking ako, pero hindi ako tumatumbling. Pero nung dumating yung Napsak, sumaludo talaga ako doon. Dahil sabi ko, iba na yung evolution. Eto na yung inaantay ko. Eto na. Pero sir, kaya, pareho rin ano ha. Pareho rin kami na naramdaman mo nung simula. Kasi nung sumayo kami, nung pinilit naman namin i-evolve na konti, hindi rin tinatanggap yung sayo namin. Lalo sa penta. Ano bang tawag dyan? Parang aerobics daw. Parang ganun. Pero yung kayo, siyempre naiintindihan nyo yung gusto natin gawin. Isa lang yung plano natin. Alam natin sa puso natin yung gusto natin gawin. Pero sila, ayaw din nila. Tama. Ayaw din nila. Tama. Diba? Alam mo, Master Heck,
nahirapan din kami nung pumasok kami ng industriya ng ganyan kasi galing kami sa contest. Actually, ang unang pyesa namin nung sa Octoarts, breakdance tayo. Tawag natin si Monte Flores. Ngayon, parang ganyan din, ayaw rin tanggapin ng madlang people nung araw kasi para raw kami nagwawalis ng sahig. Ganito. Parang yung unang mong laking din yan. Bakit? Pero, nung nabuo na, ang dami pa lang mas magagaling talaga sa amin pa. Actually, kami na kapagos ng breakdance pero nilalamon kami sa ano, sa show ng mga breakdance. Which is, aminado naman kami. Alam namin, mas magaling kami sa amin pero kumbaga parang kami yung naglabas sa TV pa lang. Pero grabe ginawa mo sa kahit hindi kami ganun kagaling. Ano lang, idea ko lang kasi na parang nasa puso ko, sabi ko, lalaki to eventually, ma-accept nila to. Tama naman, di ba? Naging tama naman. Lumabas na yung, after natin, lumabas na yung mga street boys. Maneuvers. Maneuvers, UMB. Maneuvers. Diba? Correct. Kaya, sabi ko, happy na ako doon. Masaya na ako doon sa ganun. Natupad na yung pangarap mo. Natupad na yung pangarap ko. Yung pangalan naman ni Direk, bisibin yung mga, alibaw, si Direk Mel Feliciano, yung mga protege mo gumaling na choreographer, daming hawak na show. Yun yung humble beginning ng lahat eh. Dahil yung pinagpilitan mong ito, di ba? Yung kumpiyansa na build mo, yung iba kasi yung disiplina. Direk, ano mo, maititip mo sa mga aspiring na mga grupo ngayon kung gusto nilang, iba na kasi sayawan ngayon eh. Iba na. Pang world. Iba na talaga. Pero happy ako kasi ang daming kong katulad sa Jabawokis. Alam mo bang sa Jabawokis may kamag-anak ako? Gatdula. Yun! Yan na naman yan. Mga Pilipino, yung mga kamaskara, yung mga dinakalam dyan, Jabawokis. So, mga nakikinig, lahi ni Master Heck pala yan. Okay, so, go. Ano, sa Amerika siya, di ba, naka-base? Nagulat lang ako eh kasi nung in-interview siya, sinabi nga, so sabi ko, Gatdula. Kamag-anak ko pala, to Gatdula pala ito. So sabi ko, siguro na nga nasa dugo. Nasa dugo. Oh. Ay, dugo yung wait lang ha. After ng punky, ganyan-ganyan, alam ko, meron ka na naman ginawang talagang nasa dugo ng pagsasayaw eh. Naginawa na naman eh. Ito hindi to tumitigil si Master. Kahit na nahinto na siya ng ganyan, meron yan. Meron pa rin. Na naman ang pinagpatuloy mo yung ganun-ganun eh, no? Pinasok mo rin ang ballroom dancing, right? Correct. Nag-aral ako. Ang dami ko lang, siguro naman may nagawa na ako sa TV. So, sinubukan ko mag-ballroom. Ballroom dance? May mga dance instructors ako nakilala na tinuruan naman ako. Mm-hmm. Talagang tinuruan ako. Pero doon talagang ibang labanan. Hindi katulad sa TV. Doon iba labanan kasi doon hindi ka pwedeng basta-basta tuturuan nila. Kasi kompetensya. Kompetensya kanila. Iba ang trend nila. Okay. Sir, iba nakalinya ngayon sila sila Jesse Panelo, sila Jerry, lahat nagpuntahan lahat to. Jerry. Si Jerry, kumusta na ba si Jerry? Sir, parang hindi ko na siya nakikita. Wala akong balita kay Jerry na yun. Pero yung mga talagang namayagpag sa larangan ng ballroom eh. Sila Rain, di ba? Si Rain, nakikita ko nagtuturo eh. Si Rain. Si Mike Borbe, nakikita ko yan. Si Mike Borbe. Madalas yan dyan. Si Punky, nagbo-ballroom yan. Si Juni Boy. Nagkita pa tayo sa Sis Bumba. Tama. Si Dindo. Ang tuwi ng paa. Kasama natin si Pipo. Si Tirso Cruz. At saka si Rescortes. Sir, sa amin ang interesado, saan ka ba naka-base ngayon? Nasa Manila ka ba? Saan ka ba? Nasa Manila ko.
Manila ka lang? Nasa Manila ako ngayon, oo. Pero nagpunta ka ba abroad? O ano, para rin sa mga kalaman? Hindi, dito ka lang. Nagpupunta ako abroad, nagpunta ako Europe, pero ano lang, baka bakasyon, mga ganun. Aro. Pero hindi ako nagtrabaho sa ano abroad. Abroad? Kami kasi nag-Japan-Japan kami nila pa. Oo. Pinilit namin. Nawala kayo eh, nung 90s nawala kayo eh. Aming kabataan. Pero isa sa mga kasamahan mo rin yung mga nandoon. Nandoon din si Manny, si Rod. Correct. Si Egay. Egay. Si Jerome. Si Jerome. Si Jerome, paborito ko yan. Jerome. Grabe. Grabe, sana pag napanood to. Grabe yung mga sinasabi. Marami. Sinasabi ni Sir Hek, ano yan? Classic yung mga yan. Mga yes. Meron silang background kung paano nagsimula yung hip-hop. Grabe na ang hip-hop scene dito sa atin. Kung kayo nagsimula, saludo kami sa'yo. Ano pa bang hindi namin alam, Master Heck, na nung sa A&W computers ka, ano ba yung mga kakaibang bagay noon? Kasi di ba, meron nung plaka, may mga ganyan-ganyan. Madalas pa rin. Na pwede mong ikwento sa amin. Advice kasi wala naman pang ano eh, hindi pa nga yata uso ang Betamax noon. Puro real tape pa lang talaga eh. Para makapanood ka ng isang kunwari yung Soul Train, nasa real tape pa siya. Wala pa yung mga ang hirap makakuha ng mga materials nung araw. Kaya swerte ka pag nagtanong ka ng materials. Hindi ko lang alam ha, kung pareho tayo ng pag-iisip ha. Ang pagkakaiba nung sayawan ngayon at saka noon is sariling sikat mong utak, di ba? Correct, oo. Tama. Kasi papauso, walang YouTube eh. Papauso ka, di ba? Tama, papauso ka. Hindi ka makakasayaw sa TV kung wala kang sariling pausong step. Tama ba? Correct. Tama, oo. At saka kailangan, meron kang step na puputukin. Trademark para yun. Pumutok. Para pumutok yung record. Yung record mismo, para pumutok siya, kailangan may papuputukin. Parang yung ikot ng side. No? Tanong ko lang, nagpa-contest din ba kayo nung araw ang A&W? Yung Funky 83 sa yun! Ang gusto kong marinig. 1983! Kayo ulit nagsutang kwanto sa puti. 83. Nagkakagwanto sa puti. Oh, yan. Correct. Grabe, ha? Meron pang time na si Billy, na ako pa nag-judge sa kanya sa Disco Trio. Disco Trio. O, ako pa yung nag-judge. Ah, talaga? Oh. Grabe. Maraming matutuwang concert nito. Hindi, kasi kami nung araw, okay, napapanood namin kayo. Pero kasi gustong-gusto na namin maging dancer noon. Kayo yung sinusundan namin. Uy, ganito siya umano kasi ganito kami. Si Master Head yun. Si Master Head pag nag-lock iba eh. Idol kasi, idol. Gaya-gaya di ba dancer dati. Kanya-kanya kaming idol . Parang ganoon. Grabe nakakatuwa. Pero alam sa totoo lang ang laki din ng ano, ang laki ng ako talagang malaki ang saludo ko sa NAPSA kasi doon ko nakita yung bagong evolution eh. Hindi, totoo. Walang bola to. Doon ko nakita yung inahanap ko. Ay, lalaki itong sayaw na to. Malaki ang aabutin. Doon ko nakita. Nung dumating kayo, kasi nung ako pa lang, boring talaga. Ako lang mag-isa. Ayaw nila akong panoorin eh. Nung nagkaroon ng Octomechanics. Yung ginawa ko ng Octomechanics. Nagkaroon naman na medyo, pero almost the same, hindi pa wala pa mga tumbling doon, puro strut lang dahil nakuha ko si Strutter galing sa Amerika, si Darwin Tuason. Darwin Tuason. Jerry Dignam. Darwin Tuason, Mark Pedraza. Jerry Dignam, yan. Correct. Pero ikaw na ka-discover kay Jerry Dignam? Ikaw? Hindi ako si Jerry. Si Darwin kasi Darwin na, nakuha namin from America, nakuha ng kumpanya para po sumayaw sa NW. Oh, grabe 'yun. Okay. Oh, yan ah.
Yun ang kadi, tawag pa namin doon, kadiring strap, di ba? Parang, parang, alam mo yung sword. Bali ang buto. Yun ang simula nung ganun. Doon namulat yung mga Pinoy, eh, no? Correct. Oo. Malaki impluensya na si Darwin dahil yung strat ang galing sa kanya. Hindi, nakatatak si Darwin. Nakatitig si Darwin. Si ano, sila, ano. Talagang yun yung mga icons. Kunsa, salamat si Rek. Sinishare mo yung mga grabe. Biro mo, ha? Ang dami namin nalaman na hindi pa rin namin alam talaga. Hindi, interesado yung mga dancer ngayon. Kunsa, kailangan nila malaman yung simula. Yun. Yun talaga simula. Una-una, magpapasalamat ako siyempre doon sa unang computer, sila si Jerry. Oh, unang computer Ford, talaga. Si Saldi. Hindi, kasi doon ko binuo yung ganyang concept. Kasi yung grupo ko sa OSAP, yung barkadahan namin, more on mga guapings kasi yung grupong yun, na, pero magagaling. Magagaling ang mga dancers ng OSAP. Andiyan sila Gini Barola, sila Jojo Lucila, puro ano, si Carson, saka sila Doden, sila ang dami. Sa totoo lang, may nakatago that time na mga mahilig mag-punk. Wala pa lang opportunity. Yun ang binild mo. Ikaw yung nag-start ng community ng ganyang sayawan. Kasi kung wala kayo, hindi rin kami may influence eh. Kasi kami, copy rin kami. Grabe. Kasi wala naman kami napapanood, hindi rin naman kami mapapasayaw eh. Oo. Parang yung ngayon din. Yun lang naman ang logic nun eh. Oo. Alam mo ba paano kung gumawa ng sayaw that time? Yan. Ako yung ginawang sayaw, kami nila Pipo, gumawa ko ng choreography dahil yung pau, alam mo yung pau? Pau! Ay, pau! Ay, tan-tan-tan-tan. Kiesa niyo yun? Okay, sino yun? Oo, yun ang yun. Wow. Kiesa ng computer. Mabilis yun, di ba? Kailangan natin yan. I-research yan. Mabilis yan. Pang-pumping yan eh. Ginawa ko yung sayaw na yan. Alam mo ba, nasa jeep ako. Nakasakay ako sa jeep. Gumagalaw yung pa ako. Ganun ako gumawa na sa ayo bang pag ano naiisip ko teka pwede to ha malikot yung pa ako nakagawa ako nung sayaw ganun ako gumawa nung sayaw dati yung galaw ng mga tao tapos titingin ako sa isa pang secreto paano gumawa ng steps titingin ako ng awkward na gumalaw. Taong awkward yung galaw. Yung galaw niyang awkward, pipinuhin ko lang yun. Napakagandang lumabas. Yung back na ganyan, nakita ko lang yan sa isang parang, ang tawag dito, yung may kapansanan na pilay. Ang tawag dito, yung special child. Uh-huh. Special, okay. Nakita ko isang special child, kaya nabuo yung box eh. Nakita ko yung special child, kumuha ng box, nagbuhat ng box. Pero dahil na special child siya, pag niya ng box, hindi niya maganon. Hindi niya maabot na ganon. Doon lang, nagkaroon ako ng idea. Ginawa mo na agad siyang sayaw. Oo, gawin ko kaya to unti-unti. Trademark yung sayaw na yun eh. Nabuo yun. Sa double dutch bus ito, no? Double dutch bus. Yung mga tumatiktok ngayon, ako, double dutch bus, classic yan. The double dutch bus coming down the street. Yan yung mga double dutch. Paborito ko rin yung love potion number 9. No. Gusto ko yun. Pero alam mo, isa pinakamasayang show na sinayawan namin, na nag-enjoy ako. Doon ko na-feel na sikat na pala yung sayaw na yon, yung double dutch bus sa PUP. PUP. Yung dance evolution ng mga dancers, lahat ng mga dancers doon. NW, Weya, Bicor, Dina, Alpha, lahat ng dancers. Malaki ang populasyon ng PUP dati. Maraming tao. Oh, that time. Sabi nga ni Jalo, doon daw niya ako nakita. Ano ba, siyempre?
Sikat nung araw, Wiya eh. Di ba, Wiya? Sikat sila. Pag lumabas ang Wiya, sigawan na. Miles and the Paysetters. Sa Bicor, okay. Pero paglabas ng Wiya, sigawan lahat talaga todo. Pero paglabas ng ANW at narinig yung double Dutch bus, parang sumabog yung PUP. Umangat yung buhok. Doon ako natuwa. Umangat yung buhok. Tama, doon ako natuwa. Hindi ko akalain na ganun na pala katanggap ng mga estudyante yung sayaw namin. Good. Oh. Alam namin yan kasi isa kami sa sumisigaw nun. Yeah. Isa kami sa mga... Yun ang pinakamasaya. Kaya hindi ko nakakalimutan yung... Kikilabutan ganun eh, no, sa dami ng tao. Nung time nun, bawal ang social distancing. Ganda ng isa. Siga ng tao doon, PUP. Diyos ko, kunabi doon. Poultry doon is the jante. Kumakalabog ang... Grabe. Ang tawag doon, face-to-face audience. Eto na yung katabi mo. Oh, grabe, no? Ang sarap sa feeling na, no? Grabe. Sarap sa pakiramdam. Yung tanggap yung pyesa mo. Iba yun. Wow, yun, grabe. At saka tanggap na yung sayaw. Yung sayaw na to, tanggap na nila. Oh. Ano pa mga bagay yung pero ha, yung sayaw na... na pinagsimulan mo, Master Hek, kumbaga parang na enhance ng mga Pinoy. Hanggang ngayon yan, ginagawa namin yan. Hanggang ngayon. Actually, yung mga nagawa mong sayaw, hindi naman nalalaos yan. Kahit inuulit lang nila. Hindi! Wala! Pareho lang. Bumabalik. At saka ngayon, para sa akin, ha, isa sa, bukod sa breakdance, kasi power moves, kailangan mo talagang bali-bali. Sarili mo. Napakahirap gawin ang aura ng locking. Yung sayaw natin, di ba? Ang hirap Tama. Gawin ang aura nun. Di ba? Iba nun. Soul to soul. Soul. Oo. Yun. Grabe. Grabe. Kulang lang sa araw pag nag-usap tayo pag kay Sir Hick. Eh, no? Kulang. Babalikan pa natin yan. Oo, pagkano lang. Anytime. Pero thank you very much dahil pinagbigyan mo kami, Master Hek, or bagay, lagi naman kami na ito magka-chat eh. Hek, maraming salamat. At least mapapanood. Thank you sa lagi mong pinadadala sa aking quotes. Maraming salamat. Maraming salamat din. Basta, ang ano ko lang sa aspiring dancers, puso lang, puso. Parang sabi nga, Pilipino ka, puso. Dapat mahal mo yung ginagawa mo. At saka maraming salamat dahil pinagbigyan mo ang please welcome kasi ang goal namin ngayon yung totoong mga history. Pinagsimula totoong history gusto namin malaman nila oo edit ko yung totoong nangyari huwag yung lito yung mga dancing sa Pilipinas ibigay ng respeto kung kanino nararapat. Correct. Kasi marami pa silang hindi kilala talaga eh syempre sa larangan ng sayawan. Hindi kasi may tatong malawang ginigigap eh. Ang tagal ng tinrabaho ni si Rek, bago tinanggap ha. Ang tagal ng tinrabaho mo, saludo kami sa'yo. Tagal, no? Ako naman, nangyayari ako din sa usapan natin. Eto sekreto ha, marami akong murang inabot. Marami akong murang inabot sa mga direktor, kila Bobby Rekma, kila Joby De Leon. Kasi out of the box yung iniibig ko eh, no? Kaya hindi ka nila makakalimutan. Master Hek, marami pa kaming tanong sa iyo talaga kung tutuusin. Okay na muna to. Babalikan ka pa namin. Babalikan ka pa namin dahil marami pa kami sa iyong tanong. Oo. Hindi pa namin natatanong sa iyo yung mga fans mo. Ano bang feelings pag naglalakad ko? Kailangan malaman yun. Yung mga internal, no? Siyempre, pag dancer ka dati, hindi naman natin pwede i-deny. Malakas ang kapil. Grabe. Alam mo bang mga gusto kong malaman, anong gamit, kasi tayo nun, spray net tayo, may pabango. Ako nun, Johnson's baby cologne lang ako nun eh. Hindi ako makabili ng mamahaling pabango eh. Tactics. Japan pala yun. Ako brute. Grabe. Juban. Saka yung Aramis para pang chicks. Aramis. Aramis. Sa kabilang kanto ka palang, amoy nun eh. Aramis eh. Ang bandang huli, hindi ko na gusto amoy nun eh. Nung tumagal tayo, nung marami na na-invento, parang pag naka-aramis ka, ayaw na eh. Hindi na pwede.
Pero nung bago yun, patok yun. Anyway, marami, maraming salamat sa time mo. Thank you, thank you. Maraming matutuwa. Thank you rin, thank you, thank you rin. Thank you. Salamat po sa dalawa. Okay, maraming salamat. Thank you, thank you. Pinagbigyan mo, please welcome. More power, ha? More power. Tuloy, thank you, thank you. Rex, maraming salamat. Salamat namin, tandaan mo, ha? Thank you, thank you. O sa mga taga-welcomers, maraming salamat. Sir Hector Gatula, siya ang nagsimula. Yun lang yun. Correct. Punto ko muna. Siya ang ugat bago tayo. Okay. Yeah. Oo, oo, oo. Pero right. Ina-idolize namin siya nung araw pa. Iconic dancers. Okay. Thank you, thank you. Thank you. Salamat. Bye. Thank you, thank you. Thank you. Yo, ano? Maraming salamat. Grabe. Grabe. Marami pa kayong aabangan sa Please Welcome. Gusto namin kaya aming i-dalin sa time machine para malaman niyo yung history ng sayawan sa Pilipinas. Marami kayong matutunan dito. Alam niyo ba na yung kinausap namin ngayon, napakahirap hanapin yan? Yan ang poste! Yes! Biruin niyo ha, nakausap namin sila ngayon ha. Pinagbigyan kami. Maraming salamat. Sir Lula, okay, dahil sa Please Welcome, pinagbigyan mo kami. Okay, marami kami natutunan sa'yo. Babalikan ka pa namin. Narinig mo ba yung mga sinasabi niya kanina mga pangalan? Lahat iba? No? Grabe yun. Grabe yun, mm-hmm. Grabe yun. Ha? Kinilabutan ako sa mga pangalan na binabanggit niya. Director na yun. Lahat naging institution ang mga pangalan ng mga sinasabi niya. Lahat yun na sa showbiz. Lahat yun nag-excel. Oh. Oo. Grabe, ha? Grabe, biruin mo, ha? Sila Tirso Cruz dito, naka-Johnny Mill, Aris Bartista, mga... Grabe, oo. Director, at saka, ano, yan. Yung sila Kuya, sila Mel Feliciano, yung utol pala niyan, di ba? Parang tayo natutunan. Saldi, oo. Grabe. Saldi. At saka, biruin mo siya pala umanong sa Octo Mechanics. Biruin mo yan, ang dami tayong nalaman. Na hindi sinasabi niya ito ni Jallo. Ang sabi ni Jallo, gawa niya. Siya raw ang kaunang-unang pinakamagaling magpangin dito sa Pilipinas. Ang si Jallo kasi babatikusin namin dito. Kala niya, kala namin siya. Oh. Sabi ba naman ni Jallo, ako ang unang-unang nagpangin dito sa buong Pilipinas, Planet Earth. Sabi ba naman sa akin? Anyway, ka-welcomers. Maraming salamat. Abangan nyo lang yung aming mga magiging bisita, magugulat kayo. Marami pa kaming i-interview na malalaman nyo at kakaiba ito. Alright. Okay. In behalf of Pangi! In behalf of Bobby Boy! Maraming salamat. Please welcome. Please don't forget to watch, like, and subscribe to our YouTube channel, Sayawan Pilipinas. And then ring my bell. Alright. Bye for now. Pangi, bye. I love bye-bye. You. Yeah. Bye-bye.